guys, welcome to my channel. Nandito na naman po tayo at ngayon po nandito sa aming dining area. Ayan po, dining area ng dormitory. At sa likuran po meron dyan na mga pwedeng mag-exercise, pwedeng magpa-sexy. So nandito muna ako mag-vlog na yan kasi sa room ay curfew na. Kaya hindi ako pwedeng mag-ihil doon. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa sinasabi nila na ang mga OFW daw ay magnanakaw at sinungaling. Naniniwala ba kayo doon? Bago po kayo mag-react dyan, make sure na tapusin nyo ang video na ito hanggang sa dulo at mag-subscribe na rin kayo. At pakiclick na rin yung notification bell dyan sa baba. Nang sa ganun ay malaman nyo kung bakit nga ba. Huwag muna po tayo mag-react. Ito nga guys, sabi nila ang mga OFW daw ay magnanakaw. Magnanakaw, unahin muna natin yung salitang magnanakaw. Oo, masakit pakinggan na sabihin tayo magnanakaw or sinungaling. Pero ayon sa aking nabasa, dumaan lang to sa timeline ko sa FB na may nag-post na kalimitan nga raw sa ating mga OFW ay magnanakaw at sinungaling. Napag-antaka ako, sabi ko bakit sasabihin na ang magnanakaw ang OFW at sinungaling? Parang wala naman yatang katotohanan. Oo, nagsisinungaling tayo. Hindi naman lahat ng tao perfecto, diba? Pero yung salita magnanakaw, ang sakit sa ang sakit pakinggan. Siguro, yung sa nabasa ko, siguro naka-experience siya na hindi maganda. So, marami naman sa ating mga OFW nakaka-experience na hindi maganda sa ating trabaho. Katulad na lang nag-post na sinasabi ko sa inyo na nagsabi na magnanakaw nga rin ang OFW. Ganito kasi yung kanyang experience sa kanyang trabaho. Nasabi niya na magnanakaw ang OFW kasi lahat tayo nagnanakaw ng oras. Nakaw ng oras. Lalo na yung mga caretaker, yung mga DH, yan, sila po yung kalimitan nakaka-experience ng ganito. Pinanakaw nila yung oras nila sa kanilang amo para lang makakain sila. Kasi merong mga natatagpuan sila na amo na talagang hindi maganda ang trato sa kanila. Ang pagkain, pinagbabawalan sila. Delayed ang pasahod o minsan hindi sila pinapasahod. Kaya napipilitan silang magnakaw. Siyempre ikaw, kapag nagugutom ka, siyempre kumakalang sa kumurang nagagawa mo, hindi maganda. Magnanakaw sila ng oras, minsan tumatago sila sa CR. Yung ayon nga sa nabasa ko, tumatago sila sa CR para lang makatawag sa kanilang pamilya. Minsan tumatago sila sa storage room or yung bodega dun sila kumukupit sila ng pagkain sa kanilang amo, and then dinadala nila sa bodega dun sila pasimpleng kumakain para malamnan yung sikmura nila. Ayun po yung sinasabi nila na kaya magnanakaw daw yung OFW. Hindi naman po magnanakaw na yung sa masamang paraan yung nanakaw na amo, nanakaw yung ganun. Hindi naman po. Yun yung sinasabing kung bakit magnanakaw daw yung OFW. Mga OFW. Pero hindi naman po lahat nakakaranas ng ganito. So yung mga kababayan natin na nakakaranas po ng mga ganitong sitwasyon, ipag-pray po natin. At kung maaari lang po, baka pwede natin silang matulungan sa pamamagitan ng pag-share sa ating
mga kababayan, ganito nga yung mga na-experience nila. Kayo yung iba, yung mga yung gusto. Hindi po mahirap. Hindi po lahat ng nag-abroad is maganda na gating yung buhay. Meron po napapahanap, meron napapabuti. Meron nga tayong mga kababayan na halos karamihan inaabuso. So, yung mga nagbabalak abroad, may ipapayo ko lang po sana bago tayo sumubok or pumunta sa sitwasyon ito, make sure na matatak po yung kalooban natin, tibay ang loob. Kasi pag, at saka po kung nakaka-experience na tayo na hindi maganda sa ating amin, humingi na po tayo ng tulong kung saan man yung agency natin or broker natin. Basta yung maaaring lapitan natin, huwag na po natin intayin na magtuso pa tayo ng matagal. Kaya nga po tayo nag-abroad para tayo makaipon, hindi para tayo abusuhin naman. And then doon naman po sa salitang sinungaling, tama po, limitan talaga, naniniwala talaga po na sa ating mga OFW ang sinungaling. At bakit po? Kasi sa tuwing tinatanong tayo ng ating pamilya kung okay lang ba tayo, ang sagot natin ay okay lang. Magpo-post tayo ng magaganda at masasayang pictures sa FB natin para masabi nila na okay lang tayo. Para makita nila na okay lang tayo. Pero deep inside, nakakaranas tayo ng mga depression, homesick, at siyempre lalo-lalo na ang lungkot dahil namimiss natin ang ating pamilya. At sa tuwing sasabihin na kumain ka na ba, ang sagot natin, oo, tapos na, kumain na. Pero hindi, nalipasan pa rin tayo ng gutom at may pinapatapos pa si amo na kailangan natin unahin bago tayo kumain. At so napakasinungaling daw natin mga OFW kasi ngayon nga sa tuwing tatanungin tayo ng pamilya natin kung okay lang, ang sagot natin ay okay lang kami, mabait lang yung amo namin dito, maraming pagkain at oo, maganda yung napuntahan ko, ganun ang ating kalimitang sagot. Pero huwag ka at karamihan sa mga OFW na katulad yung nabasa ko na na-post ay inaapi ng kanilang amo halos araw-araw pinagagalitan at diskarte ang ginagawa nila para lang sila ay mabuhay at nagtitiis sila para sa kanilang pamilya at lahat ng paraan ginagawa nila para lang hindi mapansin ng pamilya nila na nagdurusa sila. Pinapakita nila ng laging okay sila para hindi malaman ng pamilya nila at mag-isip ng kung ano pa man para sa kanila. Laging mabuti ang pinapakita nila at pinapaabot nila sa pamilya nila para sa sarili nila. Kasi kung ipapaabot natin na hindi okay, mag-aalala ang pamilya natin sa bansang Pilipinas. So, kaya nasasabi natin na sinungaling. Huwag ka na lang mag-abroad kung mahina ang loob mo. Kasi kung mahina ang loob mo, mag-abroad ka, kailangan mong diskartehan kung paano mo malalagpasan ang 2 or 3 years mong kontrata. Kung paano ka makakaipon at kung paano mo masusuportahan ang pamilya mo. Pero ang ating mga pamilya sa Pilipinas, minsan, ni walang chat, walang message, o kumusta ka na ba, okay ka na ba, ganyan sila. Pero subukan mong huwag magpadala. Siguradong agad-agad ini-message ka nila kung asa na yung padala mo. Hindi ka ba magpapadala? Ganon, karamihan. Sana naman po, para din po sa mga pamilya na nasa Pinas, na may mga kaanak abroad, huwag po natin masyadong abusuhin yung ating mga kapamilya na nasa abroad kasi hindi po biro ang trabaho dito sa abroad. Pagod, pawis, puyat, sakripisyo, halos lahat na isinasaalang-alang namin dito para sa pamilya.
para sa pamilya natin sa bansang Pilipinas. Pero gaya nga na sinasabi ko, hindi lahat po ay nakaka-experience ng kagaya nung sa iba na nakakaranas ng pagmamalupit ng amo. So, kung hindi man natin naranasin yun, maging thankful tayo at yung iba natin yung kapwa-OFW yun ang kakaranas nun. So, ipag-pray na lang po natin na sana balang araw makatagpo sila ng makahanap sila ng mababait na amo nang sa ganon, hindi sila naaabuso. Huwag po natin hayaan na yung mga kapwa OFW tayo na naaabuso. So yun nga po guys, tayong mga OFW, mga bayaning naturingan, mga bagong bayani na ang tawag sa atin. So kaya dapat hindi natin sila hinahayaan na abusuhin tayo. Ipaglaban natin kung ano ang ating karapatan. So, gaya nga po ng sinasabi ko, yung sa term na magnanakaw, hindi man po in way na masamang pagnanakaw. Kumbaga, oras lang po yung ninanakaw ng iba nating kapwa-OFW na nakakaranas ng pagmamalupit ng amo. Nagnanakaw ng patagong pagkain, nagnanakaw ng oras. Yun lang po yun. Yun po yung disclaimer lang po. So ayun na po guys, maraming pong salamat sa panonood niyo ng video na ito at mabuhay po ang lahat ng mga OFW. Hindi ko nga po talaga ginawa ang video na ito dahil naranasan ko o isa ako sa nakaranas ng ganito. Kundi ginawa ko itong video na ito para lamang maiparating sa ating mga OFW na ang karapatan natin ay dapat ipaglaban natin at huwag natin hayaan na maliitin tayo ng mga ibang tao. So, ayun lang po guys at maraming salamat sa inyong lahat. Maraming salamat sa panonood ng video na ito. At mabuhay po tayong lahat. God bless and more power. Hanggang sa muli po. Subscribe niyo po kayo.